13 ng Setyembre, Linggo sa 24 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nagtanong si Pedro, "Panginoon, gaano kadalas ko naman dapat patawarin ang mga pagkukulang ng aking kapatid? 7 beses ba?" Sumagot si Jesus, "Hindi. Hindi 7 beses, kundi 77 beses. Tungkol sa kaharian ng langit ang istoryang ito. Isang hari ang nagpasyang pagbayarin ng utang ang kanyang mga utusan. Nang simulan niyang suriin ang kwenta, iniharap sa kanya ang isang may utang na 10,000 baretang ginto. Dahil walang maibayad sa kanya ang tao, iniutos ng Panginoon na ipagbili siya at maging alipin kasama ng kanyang asawa, mga anak at mga ari-arian bilang bayad utang. At nagpatira pa sa paanan ng hari ang opisyal at sinabi, 'Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko.' Naawa sa kanya ang hari at hindi lamang siya pinalaya, kundi kinansela pa ang kanyang utang. Pagkaalis ng opisyal na ito, nasalubong niya ang isa sa kanyang mga kasamahan na may utang namang 100 barya sa kanya. Sinunggaban niya ito sa lieg at halos sakalin habang sumisigaw ng, 'Bayaran mo ang utang mo.' Nagpatira pa sa paanan niya ang kanyang kasamahan at nagsabi, 'Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko sa iyo.' Ngunit tumanggi siya at ipinakulong ito hanggang makabayad ng utang. Labis na nalungkot ang iba nilang kapwa lingkod nang makita ang nangyari. Kaya pinuntahan nila ang kanilang Panginoon at ibinalita ang buong pangyayari. Ipinatawag naman niya ang opisyal at sinabi, 'Masamang utusan, pinatawad ko ang lahat ng iyong utang nang makiusap ka sa akin. Di ba dapat ay naawa ka rin sa iyong kasamahan gaya ng pagkaawa ko sa iyo?' Galit na galit ang Panginoon kaya ibinigay niya ang kanyang utusan sa mga tagapagpahirap hanggang mabayaran nitong lahat ang utang. Idinagdag ni Jesus, 'Ganito rin ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa Langit kung hindi papatawarin ng bawat isa sa inyo mula sa puso ang kanyang kapatid.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Bakit kailangan nating magpatawad? Sa tanong na inilapit ni Pedro kay Jesus, gumamit ang Panginoon ng isang talinghaga na hindi lamang para sagutin kung ilang beses natin dapat patawarin ang taong paulit-ulit na nagkakasala sa atin. Ginamit din ng Panginoon ang kuwento upang imulat tayo sa kahalagahan ng pagpapatawad. Sinabi ni San Agustin, "No one receives what he is not willing to give." Walang nakatatanggap ng isang bagay na hindi niya kayang ibigay. Totoo rin ito sa usapin ng pagpapatawad. Ang Panginoon na rin ang nagsabi na hindi tayo patatawarin ng ating Amang nasa langit kung hindi rin natin patatawarin ang kapatid nating nagkasala sa atin. Nagpapatunay lamang ito na hindi talaga natin matatanggap ang anumang biyayang hinihingi natin kung hindi rin naman ito kayang ibigay sa ibang humihingi nito sa atin. Dinadala tayo ng katotohanan ito sa 3 mahalagang kaisipan. Una, magpatawad upang patawarin tayo ng Diyos. Minsan may lumapit sa akin upang magkumpisal. Matapos yung sabihin ng kanyang kasalanan, sinabi naman niya ang sakit ng kalooban na naranasan niya mula sa taong nakagawa sa kanya ng malaking kasalanan. Sinabi niyang hindi niya ito kailanman mapapatawad sa kanyang ginawa. Dahil dito nasabi ko sa kanya na sayang lamang ang kanyang pagkukumpisal kung matapos nito ay hindi niya magagawang patawarin ang taong nagkasala sa kanya. Malinaw ang sabi ng Panginoon, "Magpatawad kayo upang patawarin kayo ng Diyos." Ikalawa, magpatawad sapagkat ang Diyos ang unang nagpatawad sa atin. Habang nakapako ang Panginoon sa krus, ang unang biyaya na hiningi niya para sa atin ay ang biyaya ng kapatawaran para sa mga kasalanan natin
sapagkat sinabi niya sa unang 7 wika sa krus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Kinawawa siya bagamat walang sala, walang gustong umamin at magmakaawa kung kaya't siya ang humingi ng awa para sa sangkatauhang nagkasala dahil hindi nila mauunawaan ang kanilang ginagawa. Wala tayong kakayahang magbayad para sa mga kasalanan natin kung kaya't siya pa ang nagbayad upang matubos tayo sa pagkakautang na hindi natin kailanman makayanang bayaran. 3, magpatawad tayong lagi kung paanong laging handang magpatawad ang Diyos. Ito ang nais sa atin ng Panginoon upang maging ganap tayo sa pagiging mga anak ng Diyos. Maging mahabagin tayo katulad ng pagiging mahabagin ng ating Ama na nasa langit. Dito tayo makikilala bilang mga tunay na anak ng Ama. Dito rin natin mararanasan ang ganap na kapayapaan sa ating mga puso. Ang sinumang nagpapatawad at hindi napapagod na gawin ito ay nagiging larawan ng pagpapatawad ng Diyos. Nagiging daan din ito ng paghinom ng maraming sugat at pagbubuo ng mga nasirang relasyon, lalo't higit sa ating relasyon sa Diyos. Makatulong nawa ang pagninilay na ito upang maunawaan natin kung bakit kailangang magpatawad at kung gaano kahalaga ang walang pasubaling pagpapatawad natin sa mga nagkasala sa atin.